ng Espiritong Banal, kung saan nga po habang lumipas yung panahon, salamat po sa Ama, at ako po ay napili niya na maging isang lingkod, sa kabila man po ng may iba pang gampanin, subalit nagsusumakit, nagsusumikap po na makasunod sa kanyang kalooban at sa mga atas na ibinibigay niya. Yung oras man po ay parti-partisyon pa. Alam ko po sa kalooban ng Ama, siya na po ang magbabalangkas nito kung papaano nga pong magagampanan ang mga paglilingkod na kanya pong ibibigay. Katotohanan po yung ang kasarapan ng pagmalalim na po ang ating pananampalataya. Panatag po tayo sa bawat kaganapan sa ating buhay. Amen po. Natatango po si Tita. Totoo po yun. Ano man po kaganapan, may pagdadalisay, karamdaman. Parang bumawala po, no? Samantalang ang dating buhay po, ano? Konting masakit lang, takot na, padoktor na. Ganyan na po tayo, no? May problema, parang pasa na ang daigdig. Napakalaki po ng bagay. Kumbaga po, napakalaking bagay po para sa atin. Namadako po tayo dito. Kaya nga po, bawat isa, hinihiling nga po natin, sana ay madama. Po, huwag masayang. Sapagat hindi nga po lahat ay naaakay sa dakong ito. Kaya mapapalad po kayo na naririto. Sabi nga po, kaunti man po ang bilang natin ngayong oras na ito. Subalit, mapalad po tayo, kapiling natin ang Diyos, nakipagtipan po tayo at tumugon sa kanyang panawagan. Mula po noong maakay ako dito, lahat po ng, sabi nga po ng kapatid na Arlene kaninang tanghali, pagtinuran po ng Banal na Espiritu, walang pagkabula. Di ba po yung mga binabahagi ko sa inyo, no? Pag nagbabahagi po ako ng ganitong oras, yung mga kaganapan po sa kanya nagmula, sa kanya, tinuran po ng mahal na Apo o ng maging mga alagad pong nagbebendisyon, katotohanan po lahat nagkakaroon ng katuparan dahil nga po sa kanya yung nagmumula. Totoong-totoo po dahil ang Diyos po natin ay tapat. Kaya po ang bawat isa, ano po yung pagsusumakit at pagsumikap natin maging tapat din sa Diyos at para maibalik po natin ating walang hanggang papuri at pasasalamat. Sa buhay po ng pamilya ko ngayon, talaga naman po, lahat po ng kaganapan ay kalooban ng Ama. Kaya po lahat sinuko ko na, inaalay ko na po sa Kanya at siya na po ang magbalangkas nito at magplano dahil pag siya po ang kumilos, sigurado po, perpekto. Noon nga lang pong nakaraan kung paano binahagi ko sa inyo yung mga biyaya, napakarami po, no? Sa paaralan, nawala na po ako ng oras ng pagtuturo. Pinagninilayan ko po, sabi ko, Ama, inunti-unti mong tanggalin yung mga klase ko sa school. Alam niyo po, naisip ko, hindi na niya ako pinagtuturo ngayon sa mga bata. Hindi yung subject po ng academic. Naisip ko po kasi syempre po, iba na mga bata ngayon, no? Baka po hindi ako makapagtimpe. Magkasala po ako. Pero po, sinabi ko naman po sa Ama, may gagawin din po ako kahit hindi na po ako nagkaklase sa kanila. Ay may atas po, nagagampanan ako sa kanila. Siguro po yung portion po na yun, hindi po ako magagalit doon. Kasi meron po kaming gagawing activity na spiritual na gawain po. Kaya alam ko po makakaiwas tayo dun sa pagkakasala at paggalit po, no? Bago po ako magtapos, muli binabalik ko ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaisa ang mahal na Ina, at ang taong kinalugdan niya, ating mahal na Apo Kunching, sapagkat nga po, nung nakaraang October po, tanda ko yon sa taas po kami, sa third floor, may mga kasama pong alagad na pinagturanan kami ng kabiyak ng puso ko. Birthday po ni Ate Beth yun eh. Nung sinubuan po, naibahagi ko na po to, na sinubuan po kami noon ng pagkain. May tinuran po ang mahal na Apo sa akin, pero sabi po niya, nung pagkasabi po niya noon, pero anak, medyo matagal pa yon. Alam niyo po, yung medyo matagal ng Ama, napakabilis po, naganap na po eh. Naganap na po ngayong May, October po yon, no? Birthday po natin, November, December, January, February, March, April, May. 7 months lang po, sabi pa ng mahal na Apo. Pero anak, hindi pa agad-agad. Pero dahil napakabuti po ng Diyos, ano nga po ba hindi niya agad ibibigay? Kaya yun po ay tinanggap ko na. Ngayong May, hindi ko man po hiniling. Sabi ko nga, Ama, hindi ko hinahangad yung ganon na bagay, pero sadyang napakabuti mo. Ibinigay po niya. Dahil buhay po ang Diyos, mahal na mahal po tayo ng Diyos, at kailanman hindi po tayo pinababayaan. Kaya muli, maraming salamat po.
Salamat po, ma'am, sa binahagi mo na totoo naman po talagang paglagi po tayo dito sa gawain ng Panginoon, eh talaga pong hanap-hanapin po natin. Ako nga po eh, mula po nung ako'y ma-stroke, mahigit na rin po ako 3 taon na pupunta rito. Pag po hindi ako napunta ng gawain ng Miyerkules ng araw, sigurado po sa gabi andito ako. Kagaya po kanina, wala po ako ngayong kanina, pero po ngayong gabi andito ako. Araw-araw po, umaating po ako, may extra pa po pagka-huwebis ng gabi. Mayroon pong gawain ng Yahweh El Shaddai, umaating pa rin po ako. Kaya po, pakasarap talaga yung sinabi niya na sa piling ng Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Emma Coronel. Miranda. Miranda. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Na kahit po tayo ay kukonti, ay kailangan po lagi tayong masaya para malugod ang ating Ama. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Eh hindi ko nga rin po alam at ako po ay nakatahimik dun eh. Nung po pala ako pala ay magsishare, hindi ko alam. Tita Marie, salamat po. Ang maibabahagi ko lang po, talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil po isang araw, noong pong bago magpasko, eh tumawag po yung aking anak sa Taiwan. Dahil malamig po noon doon, sabi po niya, Nanay, napakarami kong butlig na sumisingaw sa aking balat, sa kalamigan daw po. Eh ngayon, ito pong nag-iinit na, eh may nagpunta po doon. Pinadalang ko po ng aksiban. Alam niyo po, nung tumawag siya sa akin, sabi niya, Nanay, wala na yung maraing makate sa aking katawan. Di po ba buhay ang Diyos? Kahit na ang aking anak ay nasa malayo, eh komo siya rin po, isang hinirang. Eh, ang sabi ko, Anak, manalig ka, lagi kang magdadasal, huwag kang makakalimot sa kanya. Ganun nga, eka nanay ang ginagawa ko, sabi po niyang ganun. Talaga, eka nanay, buhay ang Diyos. Yun ay kang pinadala mong aksibal din eh. Pinapahid raw po niya. Ngayon wala na raw pong makati sa katawan niya. Kaya ang papuri namin at pasasalamat sa ating Panginoon, kahit ikaw ay malayo, basta ikaw ay nananalig sa kanya, hindi kanya pababayaan magpakailan pa man. Buhay po ba ang Diyos? At isa pa po na pagbabahagi, kaya po pala ako, binuhay pa ng Ama, eh meron po pala siyang kaparaanan para kami eh maglingkod pa sa Kanya. Dahil nun nga pong ako eh huling manganak dun sa akin bunso, eh akala ko po eh mamamatay na po ako talaga nun eh. Eh kasi po komo po sunong ang inunan, eh para ka pong umiihi talaga ng dugo, ganun po pala yun. Eh ngayon po dinala po ako noon sa karpa, eh hindi na raw po kaya. At ang sabi daw po ng doktor eh, mamamatay na. Alin na lang daw po sa aming mag-ina. Eh sabi naman po nung ibang mga nakakarinig, eh hindi na bali eh kang mamatay yung bata, huwag lang yung ina. Pero ang ginawa po sa amin, komo, dinala po ako sa Malolos. Nung pong ako'y dalin ngayon sa Malolos, nag-iintay na lang po palang dumating ang mga tao sa amin. At sabi nga raw po, mamamatay ang bata. Ang ginawa po, alam nyo, kumuha na ng gagawing ataol. Igagawa na po nila yung bata. Pero talagang napakabuti po ng Ama. Alam niyo po, binuhay ang anak ko, binuhay din po ako. Ngayon po, yung anak ko, kahit pangit siya, para siyang si Risa May. Ang taba-taba po niya ngayon. Palakpakan po natin ang Diyos. At saka iyon po, hindi po siya nagpagamot. Buhat po nung siya ay maliit. Noon po, 2 taon, nung iwanan ko na ako'y hinirang niya. Ngayon po, 10 taon na ang taba-taba niya. Pero wala siyang doktor kundi ang divine mercy. Alam niyo po, pag ininilalagnat, ako po'y papasok dito. Sabi po niya,
Nanay, pupunta ka ba doon? Iiwan mo ako? Oh, anak, ganito lang. Ipanalangin mo na lang ako, idulog mo ako sa Divine Mercy tsaka kay Apo. Iwanan mo eka ako ng isang yuntobong Diyos, yung isang boting malaki. Ang gagawin po, titimplahan ko po iyon. Ngayon po, katabi po, Diyos, tubig, telmo. Akala niyo po ba, siya na po gumagamot sa sarili niya. Pagdating ko po, alam niyo po, nanay, magaling na ako. Di po ba buhay ang Diyos? Napakainam po, kaya po kami, patuloy po kaming nananalig, nananampalataya, at sa oras ng dapat na paglilingkod, hindi ka na po talaga makakalis sa bahay. Iba po yung nararamdaman ko kahit na marami kong labahin o marami kong gampanin. Alam niyo po ba, para po bang may bumubulong sa akin na anak, tama na yan. Binubulong po niya yon. Ngayon naman, ako naman po, nag-aapura naman din po ako para po akong kuwan, lakad ako ng lakad, nag-aapura po ako. Kasi nga po, kapag tayo tinawag ng Diyos, eh iba po yung ikukuwan sa'yo, yung iuudyok sa'yo na, anak, sumulong ka na. Ganyan po. Pero kung ikaw ay hindi tapat, at hindi mo po yung papansinin, pag hindi po tapat ang pananalig mo, hindi mo po papansinin yung mga bulong po na yon. Subalit, komo nga po tayo nakakadama na siya ay buhay, patuloy po nating dapat paglingkuran. At ang lakas ng buhay, katawan, sa kanya po yung nagmumulan lahat. Kaya po, ang pasasalamat ko na lang sa mahal na ina, sa Divine Mercy, at sa ating Ama, na patuloy na lang po niyang gabayan ng aking anak kahit iniiwan-iwanan ko. Pero malusog po siya ngayon, 10 taon na po siya, nang iwanan ko siya 2 taon. Biruin niyo po iyon, kung ikaw ay bilang tao, hindi niyo po maiiwan anak mo ng ganun eh. Kasi po eh, mahahabag ka po sa kanya eh. Alam niyo po, pag dumarating ako, lalo na po sa gabi, yakap na po yun ang yakap. Kaya po pag kami gawain ganito, hindi na po ako muuwi. Sasabihin po niya, nanay, iiwan mo na naman ba ako? Siyempre, kung ikaw po bilang tao, eh baka hindi mo na po iwanan, di po ba? Eh subalit ang Diyos nga po ang nangingibabaw at nagahari. Eh maaari po talagang iiwanan natin siya. Hiyabili na lang natin siya sa Panginoon. Kaya muli, marami pong salamat sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po, kapatid. Totoo po talaga, kapatid, na kaya tayo binuhay, bigyan pa ng panibagong buhay ng Panginoon para akong paglingkod sa Kanya. Ako man po eh, ganun din eh. Sabi ko nga po sa aking sarili at sa mahal na po na yung binigkilaw pa niya sa aking buhay, eh paglilingkod ko na lang po sa Kanya, hindi na ako mangangamuhan. Salamat po sa Ama, malinaw na po yung mata ko pala, tsaka kapatid na bilid na, tsaka papatak niya. Yung pong Emma, talaga pong koronel lang nakalagay. Opo, binasa po namin kapat ni Lando, talagang koronel lang nakalagay. Ang susunod po mag-share ay si Beth Kaponpon. Isang mapagbalang umaga po sa gabing ito. Ako naman po, kung paano po ako napapunta sa dambanang ito ay dahil din po sa karamdaman. Kung paano po yung karamdaman yun ang ibinigay sa akin ng Ama na makarating ako dito at magamot ng mahal na apo, sa pamamagitan ng mahal na apo. Sa karamdaman ko pong yun, doon ko po napatunayan na mahal ako ng Ama sapagkat hindi niya hinayaang magkaroon ng sugat ang aking katawan sapagkat yun po ang natatandaan ko sa sinabi ng mahal na Apo na ang ating katawan, ang templo ng ating Panginoon na dapat nating ingatan. Maratagal po bago ako gumaling, subalit sa pananalig at pagtitiwala ko sa ating Panginoon at sa pamamagitan ng ating mahal na Apo, ibinigay po ng Ama ang aking kagalingan. Nung una po, ang ano ko lang ay buwan-buwan po pumunta ako dito bilang pasasalamat sa aking gagalingan. Subalit, hindi po pala yun ang nais ng Ama sapagkat may binigay po pala siya sa akin na para gampanan ko yung nga po nang mahirang ako na bilang alagad.
Marami pa pong dumaan ang mga pagsubok, subalit salamat sa Ama sapagkat binigyan niya ako ng katatagan kung paano sa mga pagsubok. Hindi niya hinayaang magulo ang aking isipan sapagkat siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa tuwi na. Isa pa pong patunay talagang Ama ang gumagamay sa amin. Nung pong umalis yung aking anak na pumunta po sa ibang bansa, sa immigration po, naharang siya sapagkat maraming mga itinanong. Subalit salamat sa Ama sapagkat hindi niya hinayaang mangyari na ma-upload siya. Ilang minuto na lang po at aalis na yung kanyang sasakyan. Subalit, tumawag po ako na sa mahal na apo, sinabi ko nga po na ganun. Ang tugon po ng mahal na apo, huwag kang mabahala, ang kini mo makakaalis niya. Noon nga po, ilang minuto na lang po, pinayagan na po siya. At talaga pong buhay na buhay ng Diyos sapagkat hindi niya hinahayaang ang kanyang mga alagad, mga anak niya ay talagang binibigay niya yung kaano katapat, matapat ang iyong pananalig sa kanya. Kaya walang hanggang papuri at pasasalamat po sa Ama sapagkat patuloy at patuloy niya binibigyan ako ng katatagan anuman aking pinagdadaanan. Maraming salamat po sa ating Panginoon at sa pamamagitan ng ating mahal na Apo. Salamat. Salamat po kapatid sa maganda mong binahagi. Ang tatawagin ko naman po ngayon ay si kapatid na Dory Guevara. Sa sandaling ito, pinahintulutan mo at kalooban mo na tumayo ako sa harapan ng mga kapatid ko upang magbahagi ng kaganapan sa buhay ko kung paano nga ba natama at nakilala kitang totoo sa pamamagitan ng banalaga kong ito, sa pamamagitan ng taong kinilutan mo bilang mahal na Apo Punching na naturingan ito na tunay na pinanahanan ng iyong banal na Espiritu. Nagtitiwala at naniniwala ako, Ama ko, at inaangkin ko na ang bawat duluwal sa mga labi ko ay magmumula lamang sa iyo. Walang hanggang papuri pa sa salamat sa iyo, o dakilang Ama. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Inaantok na po ba kayo? Wag po, alam niyo po ba na napakapalad nating lahat na ngayon ay naririto, bakat hindi lahat ay tumugon sa kanyang panawagan. Amen po ba? Kaya wag po kayong malungkot, para pong lungkot na lungkot kayo, ngumiti nga po kayo. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan, kailangan patuloy na lagi tayong masaya. Kasi yun po ang gusto niya para sa mga anak na minamahal niya, lagi may galak sa puso niya. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba kayo sa takda? Takda-takda po ang lahat, di po ba? Lahat ng bagay yung takda-takda. Ibabahagi ko po sa inyo kung paano ako nakay sa damong ito. Taga rito lamang po ako. Noong unang taon po na mahal na Apo, sa kanya po akong tahanan, nakararating na ako. Subalit marahil nga po, hindi pa yung takda upang puspusin po ang pagtungo sa dakong ito. Subalit dumating po yung takda sa ika-anim na taon ng gawain ito, doon marahil ang takda ng Panginoon na ako akay sa dakong ito. Sa totoo lang po noon, para po, kasi iba po yung nararamdaman ko. Nagkarito lamang po ako. Pero noong mga panahon yun, ibang-iba ang pandama ko. Para po ba yung pa ako ay naakay sa dakong ito? Kahit nga po ako taga rito noon, akala ko ang dakong ito, ang gawain ito, ay para lamang po dun sa mga may karamdaman. Kaya nga po nagtataka ako, bakit parang inaakay ako sa dakong ito? Wala naman po akong nararamdaman sa bilang katawan ko. Kaya nga po, lagi ko nga pong pinagpurit, pinasasalamatan ng Ama sapagkat naakay ako sa dakong ito, hindi sa kadahilanan ng karamdaman sa katawan. Sapagkat karamihan po sa inyo, ano po,
ang naging kaparaanan ay karamdaman. Amen po ba? Subalit ako po hindi. Yun po pala, eh, may pag-aatas po ang ating Ama sa katauhan ko. Unti-unti po ako ay nakisadakong ito. Araw-araw na po akong nagtutungo. Wala po akong palya kasi po yun ang pandama ko eh. Na iba po talaga. Para pong minimithi ko na marinig yung mga mensahe ng mahal na Apo. Alam niyo po ba, lagi kong pwesto dun sa likod. Araw-araw po yun. At nung panahon na yun eh, mayroon pang haplosan. So parang di po ako nagpapahaplos. Ang gusto ko lamang po makinig ng makinig. At mga unang araw ko po dito, sa totoo lang po, talagang isa rin po ako dumaan doon sa mga nagmamasid. Kung ano yung mga ginagawa, mga alagad. Hanggang sa unti-unti po, yung pandamang yun ay mas pinalalim pa. Hanggang sa, ayun nga po pala, ay may pag-aatas sa akin ng ating Ama na maglingkod sa dakong ito. Napakapalad ko po na di man karapat-dapat, subalit isa ako sa napili ng ating Ama upang maglingkod sa ubasan niya. Alam niyo po ba, ang kaibahan ng dating buhay na ngayon ay nasa banal na espiritu ka. Sa mga pinagdadaanan po, sa mga pagdalisay, nandyan pa rin po yan, kaakibat ng ating buhay. Kumisan nga po, mas higit pa ang ating pinagdadaanan. Subalit magaan na po natin ito.